2021, boldly possessing God's promises. So we are talking about boldness. This June, ang tema po natin is being bold as a lion. Okay? And we, because of that boldness, we can move forward in God's strength. Okay? Tayo po'y magpapatuloy. Hindi tayo padadaig sa anumang sitwasyon, maging sa crisis o anumang mga karamdaman kaya o namang pangangailangan, tayo po'y magpapatuloy na malakas sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Let's talk about being firm in your conviction. Kasi pinag-uusapan po natin yung boldness. Ano po? And dito po sa Proverbs 28:1, sinasabi po rito, "The wicked and ungodly run away when no one is chasing them. But the godly or the righteous are as bold as lions." What does it mean to be bold as lions? To be fearless, confident, and relentless in the pursuit of the will of God. Hindi tayo titigil tulad ng mga leon na kung saan sila po'y nakakita ng kanilang lalapain, hindi sila tumitigil hanggat hindi nila ito nakukuha. And they are not afraid of anything. That's why ang lion po ay tinatawag yan na king of the jungle. Okay? Hindi po si Tarzan yun. Si Lion King, ano po? To be fearless, confident, and relentless in the pursuit of the will of God. Hindi tayo titigil, ano po? At isa sa pinaka dapat alalahanin natin at pundasyon ng ating matibay na paninindigan ay ang manindigan tayo sa ating mga conviction. Ano po yung conviction? A condition of being free from doubt. Conviction applies especially to belief firmly and strongly held by an individual. Ito po ay matibay na paniniwala, matibay na paninindigan sa pinaniniwalaan natin. Kasi po, mahirap maging confident, mahirap maging fearless, mahirap maging relentless, at maging bold as a lion kung hindi po tayo tiyak, hindi natin alam kung ano ang pinaniniwalaan natin at kung ano ang dapat nating panindigan. Tandaan natin, iba po ang conviction ng mga tao sa mundo, iba rin ang conviction ng mga tao na may pagkakilala kay Kristo, sapagkat ang conviction natin ay naaayon sa mga pamantayan at prinsipyo ng salita ng Diyos. At dito, sabi po, conviction state of being free from doubt. Wala tayong dapat pag-aalinlangan. Dapat meron tayong katiyakan ng ating kaligtasan, tunay na pagkakilala at walang pagduda sa pagkakilala natin kung sino ang Diyos natin, at alam natin na tayo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan dahil alam na alam mo rin kung kailan ka nanalig kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Noon tumanggap ka, ngayon lumalago ka, at magpapatuloy tayong matatag sa ating pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo bibitaw, hindi tayo ayaw, maninindigan tayong matibay sa ating pinaniniwalaan o sa ating pagkakilala kay Kristo. Let's continue to read together now Titus 1, 9, and 10. Basahin po natin. "He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. For there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others." Sa mundo pong ginagalawan natin, may mga pananaw, pamantayan, prinsipyo na taliwas sa salita ng Diyos. At ito'y kumakalat maging sa internet, kumakalat ito sa mga awitin, kumakalat ito sa mga pelikula, lahat po ng media at social media, lahat po ito ay ginagamit ng kaaway upang mangusap sa atin ang mundo ng mga bagay na taliwas sa prinsipyo ng salita ng Diyos. At kung hindi tayo maninindigan sa ating mga pinaniniwalaan, hindi tayo maninindigan ng matibay sa salita ng Diyos, ang mangyayari po, tayo ay malilin lang ng sanlibutan. Malilin lang tayo ng spirito na nagahari sa sanlibutan. This is the reason why those who are in the church, especially leaders in the body of Christ. Sinabi po ni Apostle Paul through Titus
that he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught. Taught by God-fearing men and women, taught by the apostles, taught in the scripture. Ito po'y tinuro sa banal na salita upang sa gayon tayo na naging matatag at pinahawakan natin ang prinsipyo na salita ng Diyos, we can encourage others by sound doctrine. Because there come a time in 1 Timothy, sinabi po ron na darating ang panahon that people will not keep with sound doctrine. Ang nanaisin nila na doktrina ay yung alam nilang makabubuti lamang para sa kanila, bagamat ito'y hindi ayon sa prinsipyo at pamantayan ng salita ng Diyos. There are many rebellious people who will engage in useless talk and deceive others. Ito po ang konteksto ng ating ginagalawang mundo. Na kung magkaminsan ang nagsasalita ng mali ay para bagang tama dahil marami sila. Ang nagsasalita naman ng tama ayon sa salita ng Diyos, pagka hindi sila matatag, iniisip nila ay baka naman sila ang mali. It's not about majority or minority. It's about what is the foundation of your beliefs. Saan nagmumula ang ating pinaninindigan o pinaniniwalaan? Ito ba'y ayon sa salita ng Diyos? Sapagkat heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. So, ang ating panghawakan ay ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sapagkat we are people of the word, not of the world. Ano po? That's why we must hold firmly. Not just take hold of it, hold firmly. Why? Yaya naging tayo ng mundo. Yaya naging tayo ng maling paniniwala, maling kaisipan na umiiral sa mundo. Dahil ang nagahari sa mundo ay ang diablong yan. Amen. Now, number one, how do we become bold as a lion? How can we be firm in our conviction? Number one, do not concede. Ano kung ibig pong sabihin ng concede? Give in, yield, surrender. Huwag tayong susurrender. Para bang kumakaminsan, tinitingnan natin ang mundo, parang nananalo ang mundo. Parang mas marami ang mga nasa maling daan. Ano po? Mas marami ang gumagawa ng masama and they are celebrated by the world. Na kung saan yun namang naninindigan sa kung anong tama, sila pa yung inaapi, sila yung ino-oppose, sila yung pinipersecute. But then when these things happen, I like you to remember, do not concede. Do not give in. Do not yield to these wrong beliefs. Do not surrender. Magpatuloy tayong maging matatag. In fact, darating po ang araw na mas mahirap manindigan kay Kristo sapagkat mas higit na pinaniniwalaan ang prinsipyo ng mundo. Do not concede. Daniel 1:1. Punta po tayo sa kwento ni Daniel at ang kanyang apat na mga kaibigan. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Ibig sabihin, nakubkob ng Babylon ang Judah at sila'y dinala sa Babylon. Ano po? Nadaig, natalo, nawala sa mapa. Kung tutuusin, ang Judah at ito'y sinakop ng Babylon. You know, sometimes sa buhay po natin, sometimes we experience some defeat. Ano po? But you may not have won the battle, but you are not yet defeated in the war. So tayo may laban tayo, laban ng panampalataya, at huwag tayong bibigay. Bagamat para bagang sa umpisa o sa ibabaw, ang nakikita natin, tayo'y nadadaig na. Bakit mas marami pa ang nasa sabungan kaysa sa nasa church? Parang lopsided, ano po? Parang mas maganda ata at kung magkaminsan, parang mas enjoy sila sa sabungan kaysa sa pagsamba sa Panginoon. But it's up to you. It's up to me. Depende po sa atin kung ano ang magiging patutuon natin sa mundo sa mga bagay na ginagawa natin para sa ating pananampalataya sa Panginoon as expressions of our faith. Parang nadadaig tayo, pero kapag ang feeling mo, parang nadadaig ka na,
huwag kang bibigay, huwag kang aayaw, magpatuloy po tayo. Okay, Nebuchadnezzar, king of Babylon. And Babylon, in this case, is a picture of worldly system. An evil, demonic system na nakadaig somehow, nakadaig sa Judah, representing now the covenant people of God. Amen? That's why 1 Timothy 6:12. Read together now. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life. Huwag kang bibitaw sa buhay na walang hanggan. Ito ay natanggap mo dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, at ang nagligtas sa iyo ay hindi tao, siya'y anak ng Diyos. At ito ay isang bagay na mararanasan mo hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa kalawalhatian niya doon sa kanyang kaharian sa langit. So huwag kang bibitaw. You fight the good fight of the faith. See, we are not fighting for just a simple cause. Hindi po tayo nakikipaglaban sa ating karapatan o sa anumang advokasya. Ang pinaglalaban natin, ang laban natin ay laban ng pananampalataya. That's why when there is a fight, sometimes there is a casualty. Sometimes there is suffering. And we suffer not because of any foolishness na ginawa po natin. Tayo, sometimes we suffer because of opposition and persecution in relation to our faith. Okay? So sa ating buhay, magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya. Fight the good fight of the faith. Sabihin mo sa katabi mo, fight the good fight of the faith. Amen. Now, balik tayo kay Daniel. So, Nebuchadnezzar, king of Babylon, besieged the city of Judah. Okay? Then the king, verse 3 now, then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and nobility. Now, kinubkob sila, dinala sila sa ibang bansa, sa ibang bayan, inalis sila sa Judah, dinala sila sa Babylon, at pinili ng hari yung mga bahagi ng royal family at nobility na sila ay maglilingkod ngayon sa hari ng Babylon. Okay? Then verse 4 now. Sino po yung mga pinili nila? Young men without physical defect. Handsome. Sabi mo, ako yun. Showing aptitude or skill or ability for every kind of learning. Well-informed, quick to understand, qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. Ang makita po natin dito, handsome, showing aptitude. Ibig sabihin, initially, meron na po silang training. Initially, meron na silang kakayanan. But then dahil sila ay nakubkob ng Babylon, dapat silang turuan sa lingwahe at panitikan ng mga Babylonia, taga-Babylonia. So, magkakaroon po ng shift, magkakaroon po ng pagbabago sa kanilang pag-aaral na most likely sa halip na ang kikilalani nilang Diyos ay iisa at tunay na Diyos na si Yahweh, sila ituturuan ding sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, which in later chapters makita natin na ito nga ang idinidemand na gawin nila, na hindi lamang nila sasambahin ang tunay at iisang Diyos na si Yahweh, kundi sasambahin din nila ang ibang mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonia. So he was to teach them the language and literature of the Babylonians. Now, you know what? Sa mundo, hindi naman kukunin ng mundo at iimpluwensyahan ng mundo ang mga lalamya-lamya, ano po. Ang kukunin ng mundo, pilit na kukunin ng mundo ang panahon, abilidad, ay yung mga magagaling, mahuhusay, mga gwapo upang sa gayon matira sa pamilya ng Diyos yung mga pangit. Ano po? Although sa pamilya ng Diyos, wala pong pangit. Lahat tayo'y maganda sa harapan ng Diyos. Lahat tayo'y puno ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo ay ipinagkalooban ng katwiran ng Diyos. So in essence, pag ang mundo nakakuha po na wala
sa paninindigan ng mga anak ng Diyos at sila ay natangay ng mundo, doon tayo nadadaig sapagkat ang pinakikinabangan, ang mundo ang nakikinabang sa anumang abilidad o sa anumang training. You know what? Reality tells us na marami po ang na-train sa church. Ano po? Na-train sila kung paano magsalita, kung paano tumayo, kung paano magturo, kung paano gumawa, maglingkod, tamang attitude sa pakikitungo sa kapwa. Lahat po ito, pag kinuha ng mundo, alam ay napopromote po sila kasi sila'y magagaling. Pero ang tandaan natin, kapag para bagang may pagkatalo tayo, parang tayo ay nahahamon na tayo'y matatangay ng mundo, do not concede. Huwag kang bibigay. Do not give in. Do not yield. Do not surrender. God has a plan for you in the family of God. God has a plan and a call for you, and His call for you is irrevocable. Hindi po nagbabago. Huwag na huwag ka lang masisilaw sa karangyaan ng mundo. Na para bagang pag ikaw ay nakay Kristo, wala kang karapatang matugunan ang lahat ng iyong pangailangan at matupad ang iyong mga pangarap. Hindi po. Kahit sa Amerika, America is the land of the free, at hindi po matutupad ang iyong mga pangarap pagka ikay pumunta sa Amerika o pumunta sa ibang bansa. Ang Diyos po ang gagawa sa buhay natin upang tuparin ang mga pangarap natin. But when the temptations come, but when the challenges come, do not simply and easily concede. Stand firm in your conviction that God has a plan for your life and God has a wonderful plan for your life. Isn't it? Remember this. Isn't it that the first time we heard that God has a wonderful plan for your life? He loves you and He has a plan for you. That was one of the things we heard na narinig natin. Na dahil dito, nagsuko tayo ng buhay natin kay Kristo. And yet, after so many years, tatalikod tayo sa Kanya. Huwag naman. Ano po? Huwag nawa itong mangyari. Sapagkat, ang kinakailangan natin, manindigan tayo at maging matatag sa panampalataya hanggang wakas. At eventually, ang mundo po ay may wakas. Pero tayong mga manampalataya ni Kristo, may forever po tayo. Amen. Now, 1 Corinthians 16:13 now. Keep your eyes open. Read together. Keep your eyes open. Hold tight to your convictions. Give it all you've got. Be resolute. Okay? Sa Tagalog, o sa NIV, hindi po Tagalog ito, NIV, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong, yun po ang sabi. Sa anumang pinaninidigan natin, pinaniniwalaan natin sa pananampalataya kay Kristo, keep your eyes open. Be on your guard. Dapat malaman mo at makita mo sa pananaw ng salita ng Diyos kung yan ay lihis, kung yan ay baluktot, at kung yan ay magdadala sa atin closer to God or far away from God. That's why kailangan natin yung courage or be courageous, ang sabi po ron. Be strong, dapat tayong maging matatag. Sabi po rito, do not easily concede. Yield in or give up. Take hold of the grace and strength of the Lord. Kung tayo po'y nadadaig, hindi dahil pinabayaan tayo ng Diyos. Kung tayo may nadadaig ng mga problema at tayo'y batbat ng mga pangangailangan, kumakaminsan umaayaw na tayo. Na para bagang masyado ng malaki ang problema na hindi ito kayang solusyonan ng Diyos. And because of that, we give in. We concede. Taas kamay tayo at surrender na tayo. Hindi po, huwag kayo surrender. It's always too soon to quit. Okay? God is still on the throne. Maaring mahirap ang kinasasapitan natin, maaring matindi ang pangangailangan, pero huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw. Ang Diyos ang kikilos sa iyo. At siya ay kumikilos noon, ngayon, at hanggang sa wakas. Okay? Jesus is the same yesterday, today, and forever. And what's the same? He's faithful before, He's faithful now, He's faithful until the end. Amen? So huwag kang bibitaw. Hold tight to your conviction. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, manindigan ka ng matibay
sa pananampalataya mo kay Kristo. Huwag kang bibitaw. Huwag kang aayaw. Maaring ang feeling mo, parang nadadaig ka na. Hindi ka nadadaig. Feeling mo lang yon. Because if you have faith in Jesus, then you have the victory. What is our victory that overcomes the world? It's your faith. So don't give up. Don't yield yourself to temptation. Okay? At wag na wag po nating sasabihin, wala na akong choice eh. Hindi po, may choice tayo palagi. Ano po? Meron kang pagpipili. Meron kang pagpapasya. Yun ang isang bagay na hindi inaalis sa atin ng Panginoon. Amen? So the first lesson we have is do not concede. Huwag kang aayaw, huwag kang susurrender. Sa Tagalog, ano po? Huwag kang susurrender at huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Sa halip, manindigan ka, maging matatag ka, at maging matapang ka sa paninindigan mo sa iyong pananampalataya at pakikipagrelasyon kay Kristo Jesus. Number two now, do not conform. If you want to be firm in your conviction that will bring about boldness sa atin, then do not conform. Do not conform to the ways of the world. Romans 12, 1 and 2, do not be conformed to the ways of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will know and approve what God's will is. His good, His pleasing, and perfect will of God. Amen. To be a non-conformist in the ways of the world, a believer must have a strong resolve. Ano po yung resolve? Be determined. Make up his mind. Purpose in his heart. To pursue the will of God in his life. Di po ba nung una tayo makakilala sa Panginoon, excited na excited tayo? Excited tayong sumamba? Excited tayong umaten ng mga care group? Excited tayong magbasa ng salita ng Diyos? In fact, marami sa atin gumastos ka pa na makabili ng Biblia. Ano po? Pero ngayon, ang tanong ko, nasaan na po ang Biblia? Hindi na malaman kung saan na ilagay 2 years ago. So, let's have a strong resolve. Kasi, iba po tayo. We are in the world, but we are not of the world. Therefore, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, do not conform to the ways and pattern of this world. Okay? The world has its own fashion, desire. The world has its own way of living. Tayo po ay kakaiba. Tayo, araw-araw, we are determined to pursue the will of God. Pero sa bawat araw, dapat po nagpapasya na tayo sa ating puso na ang susundin natin ay ang kalooban ng Diyos. Pag hindi po tayo nagpasya ng ganon, mahirap pong manindigan sa conviction mo. Okay? So do not conform. Daniel 1:5 now. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years. And after that, they were to enter the king's service. So makita natin dito, talagang babaguhin ang lahat ng aspeto mula sa physical, sa pagkain, sa kanilang kaisipan, at sa kanilang paglilingkod. Okay? Binabago po, unti-unting buburahin sa kanilang puso at kaisipan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Okay? Una, yung pagkain, food and wine from the king's table. And according to commentators, na yung food and wine daw pong ito, ito yung mga pagkain na inalay sa mga Diyos-Diyosan. Which was, ito po'y pinagbabawal o ito'y nakakapagparumi sa buhay. Pagkain lamang po ito, pero dahil ito'y inalay sa mga Diyos-Diyosan, ito ay may spiritual na contamination or corruption na nagaganap. Ano po? Food and wine from the king's table. Wala namang masama ron. Pwede kasi, concede na tayo. Okay na, nandito na tayo sa Babylon. Wala naman tayong gaanong kakilala rito. Tayo-tayo naman. Kumain na tayo kung anong pagkain binibigay sa atin. Ano po? It's easy to conform when you are taken out of the place where you have grown or where you have matured. Kapag inalis tayo sa fellowship, sa church, mas madali na po ang mag-conform sa mga bagay sa mundo.
Lalo na itong naganap na pandemic na ito, hindi tayo nagkakatipon. Kumusta na po ba? Kumusta na ang buhay natin? Tayo ba'y mas nagiging katulad ni Kristo o tayo'y nakakatulad ng mga nasa mundo? Food and wine from the King's table. Anyway, ang justification natin, wala namang nakakakita sa atin. Ano po? Hindi po, ang Diyos nakikita ka. Kala mo, tumingin ka sa kaliwat kanan, walang nakatingin, pero tandaan nyo, pag tingala nyo, nakatingin po ang Diyos sa inyo. They were trained for 3 years. Okay? Mamaya po, sasabihin ko kung bakit may significance po ang 3 years sa buhay natin, yung training, ano po. And after they were to enter the king's service. It's no longer the service of God, you see? They were being trained to enter the king's service. Who is this king? King Nebuchadnezzar. And who is their true king? King Jesus. God who is our king. Amen? They were to enter the king's service. Di po ba ito ang layunin at purpose ng Panginoon sa atin? That we may become servants of the living God. Lahat po dinuduplicate ng kaaway eh. No? Lahat binibigyan niya ng alternative na kung saan ang mga anak ng Diyos ay magiging kapakipakinabang sa sanlibutan at magiging silang wala ng panahon maging sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan nyo, ang mundo, tatambakan tayo ng karangyaan, tatambakan tayo ng mga kaabalahan, tatambakan tayo ng mga kayamanan upang sa gayon, halos wala na tayong panahon sa Panginoon. Kukunin ito yung ating devotion, kukunin ito yung ating commitment because we can be more committed in our business, in our work, in our studies, pursuing these things rather than pursuing, seeking first His kingdom and His righteousness. Right? Yan po ang ginagawa ng mundo. Enter the King's service. Number 3. Now, significance of 3 years. Number 3 sa biblical numerology, ang meaning po ng number 3 is harmony or completeness. That's why 3 years, complete na ang assimilation. Complete na ang brainwashing. Ano po? And you will begin to harmonize yourself in the world that you are in. 3 years lamang po yun. Okay? Now, Jesus trained His disciples for 3 years. I believe this was the reason. After 3 years, Jesus had the confidence to leave His disciples behind at sila na ang magpapatuloy sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. And in that 3-year training, they turned the world right side up. Ano po? Trained for 3 years. Paul spent training in Arabia for 3 years. You know, nung nakita ko po itong mga data na ito, na alam ko ito yung bagay na alam ni Nebuchadnezzar na mga pagbabago ng buhay at kaisipan at pananaw ng ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. That's why they were trained in Babylon for 3 years. Ganon din si Paul. Pagkatapos po siyang maligtas at makakilala kay Kristo, hindi naman siya kaagad-agad ng aral. Pumunta po siya ng Arabia at dun siya nagkaroon po ng pagsasanay sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Nagsanay siya under the tutelage of the Holy Spirit na siya'y tinuruan tungkol sa kaharian ng Diyos. Not only that, Paul, pinili niya ang Ephesus, center of commerce and travel during the ancient times. Ano po? Nagstay po siya doon for about 2 to 3 years at doon siya nag-train din ng mga believers sa Ephesus. Ano po? So makita natin dito yung significance. I myself, I trained my master's degree in divinity for 3 years. Siguro dito po ginamit kung bakit 3 years. Ano po? I don't know yung master's in business administration, kung 3 years or 2 years. Now, in our case, ang mundo, alam niya ang prinsipyo kung paanong mababago ang isipan ng tao to the point that he will not mind whether he will conform to the world or not. Hindi, you know, unti-unti. Ang conformity naman and harmony natin sa mundo ay hindi naman ito bigla-bigla. It takes a process. You may not notice it, but it
was already 3 years na ikaw ay assimilated na sa mundo, na kung ano ang pag-iisip, kung ano ang pananalita, kung ano ang gawi, kung ano ang prinsipyo ng mundo, yun na rin ang prinsipyo natin. Right? Maging sa pagtuturo sa mga bata, pag-aaral ng mga bata. Kanino bang prinsipyo? Wala namang biblical principles na kasama yan. Ano po? These are practical, worldly principles na tinuturo sa atin. Okay? So, 3 years. So that it would be easy for them to conform to the ways of the Babylonians. Okay? Daniel 1, 6, 7. Among those who were chosen were some from Judah. Special mention po yung may mga pangalan nyo. Iba pong kasama, hindi na pinangalanan po yun. Kasi wala naman silang pagkakaiba talaga. Among those who were chosen were some from Judah. Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. The chief official gave them new names. See, new food, new training, new service. Kayo naman, new name naman. Upang sa gayon, in their consciousness, they are easily assimilated and they will conform to the ways of the Babylonians. Okay? Bagong pangalan. Para hindi na ma-remind sila ng kanilang pangalan na ito'y may significance sa kanilang relasyon sa Panginoon. Si Daniel, the name Belteshazzar. Si Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Pinangalanan na sila ngayon batay sa kanilang pagkakilala ng mga taga-Babylonia sa kanilang mga Diyos-Diyosan din. Amen? So may pagbabago. Now what are we saying here? Pwede po, mabago ang pagkain mo, ang kinakain ng taga-sanlibutan ay kinakain mo rin, chukstugo ka rin, o Mr. Liempo, ano po, yan din ang kinakain. It doesn't matter. What matters is yung conviction mo. Right? Maaring kahalubilo mo sa mundo ang mga katrabaho mo. Kung paano sila magmura, kung paano sila magsinungaling, kung paano sila mag-complain, slowly, ito po yung na-adapt na natin. Then, wake up. Open your eyes. Be on your guard. Manindigan ka sa conviction mo na ang pagsasalita ng masama, chismis dito, chismis doon, ay hindi tama. Nasanay na rin tayo sa social media. Nakita natin kung paano magsasalita ng masama maging sa pagpo-post sa social media. Ikaw ay kakaiba. Ikaw ay anak ng Diyos. Huwag kang tumulad. Do not conform to the ways of this world. Maging iba ka. Sapagkat ang buhay natin ay di na atin, ang nagahari sa atin ay si Kristo. Right? So, palitan man ang pangalan mo, palitan man ang titulo mo, it doesn't matter. As long as inside, tayo po'y matatag sa ating conviction at paniniwala sa salita ng Diyos. For instance, ang mundo, kukunin ang panahon natin sa araw ng pagsamba. Bibigyan tayo ng maraming trabaho. Okay? Anong linggo-linggo? Linggo overtime. Ano ang paninindigan mo sa iyong conviction na mahalaga sa buhay mo ang pagsamba sa Panginoon? I appreciate some of young people na naghanap ng trabaho. Subalit, nung sinabi sa kanila, tanggap ka na, pero dapat linggo, hanggang linggo, may trabaho ka. At sila'y nanindigan sa kalang conviction na ang linggo ay pagsamba sa Panginoon. Then manindigan tayo. Amen? So, ano man ang mangyari sa mundo, bahagi po yan ng buhay natin. Nasa mundo pa rin kasi tayo. At tayo nasa laman. Pero hanggat matatag tayo sa panloob, matatag tayo sa ating puso, sa ating conviction, sa ating relasyon sa Panginoon. That's why kailangan nating lalo pang lumago sa ating pagkakilala kay Kristo. Upang sa gayon, madali ang manindigan kay Kristo at madaling umayaw, magsabi ng hindi sa anumang pang-aakit o kalayawan o panlilinlang ng sanlibutan sa atin. See, it comes in a very subtle way na akala natin simpleng bagay lang yon, pero ito'y may kaugnayan sa ating pananampalataya kay Kristo. Unti-unti, mababago na ang ating pananaw.
bold as a lion, be firm in your conviction. Number three now, do not compromise. Number one, do not concede. Huwag kang ayaw, do not give in, do not give up, do not yield, no surrender. Number two, do not conform. Huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito, kahit palitan ang pangalan mo, pakainin ka ng Mr. Liempo, o anumang bagay ang gawin sa iyo, huwag kang magbabago sa puso mo sa iyong paninindigan kay Kristo. And number three now, do not compromise. Huwag tayong mag-compromise. Ano po sa Tagalog? Daniel 1:8 now, let's read together. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Mahusay talaga itong si Daniel, ano po? Sapagkat hindi siya bumigay. Ano ba naman yung kainin mo? Yung mga pagkaing palagay kong masasarap po ito. Ano po? Masasarap na pagkain ito sapagkat ito'y pagkain ng hari rin. But notice here, yung paninindigan ni Daniel, he was determined not to defile himself. It's not just about the food. It's about his relationship with his God. It's about his faith in the Lord, his God. Okay? Na maging nakikita niya na ang pagkain sa mga pagkain ito ay magbibigay ng katitisuran sa kanya at maging sa na mga tao na sa paligid niya. Palagay ko, hindi lang naman si Daniel ang naroon at ang kanyang tatlong kaibigan. Marami pa sigurong mga Hudyo na sa kanila is non-issue, hindi issue po yung pagkain. But for Daniel, it's a big deal. Malaking issue po yun sa kanya. That's why, ang wisdom po ng Panginoon sa kanya, nagbigay siya ng respect and honor doon po sa chief of staff. Humingi siya ng permiso not to eat this unacceptable food. But at the same time, nagbigay din po siya ng alternative. Ano po? Sabi niya, now, nung nanindigan si Daniel sa kanyang pananampalataya sa Diyos, now, God. Say with me now. Now, God. Okay. Now, God had given the chief of staff both respect and affection, favor, kindness, compassion for Daniel. Okay? Kikumilos ang Diyos sapagkat nakita niya si Daniel, siya'y nanindigan sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pinaniniwalaan ayon sa salita ng Diyos. At dahil dito, kumilos po ang Diyos sa kanyang buhay. When you stand for God, He stands for you with favor. Okay? May pabor at may pabor. Maaring hindi mo ito napapansin, pero merong pabor na ipinahayag o ibinibigay ang Diyos sa iyo. Okay? In the eyes of the people around you, may pabor. God gives you greater opportunities for you to shine. In your faith, you know? Now, God, that makes a lot of difference. Now, makita po natin na sila'y nakubkob ng Babylon at sila'y dinala sa Babylon. Maaring sasabihin nila ng mga taga-Juda na dinala sa Babylon, maaring ang nasa isip nila, nasaan na ang Diyos? Kami pinabayaan na ng Diyos. At kung kami pinabayaan na ng Diyos, may sariling sikap na ito. Kakaiba po si Daniel and his three friends. Sila'y nanindigan sa kanilang paniniwala na totoo ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan, na ang Panginoon ang kasama nila maging sa gitna ng kanilang pagkadaig sa Babylonia. Ano po? And here we find, maaring hindi ito alam ni Daniel, you know? But as far as God is concerned and the scripture is concerned, now God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. Hindi naman kailangang sabihin ng Diyos sa atin, O anak, bibigyan kita ng pabor ha, ito ang gagawin ko sa iyo ha. Hindi po. Kapag tayo nanindigan sa Panginoon, when we stand for God, God stands with you and He extends favor sa buhay po ng bawat sa atin. Ibigyan niya tayo ng pabor before God that He will bless us and before people that we will find them
accepting us, celebrating us, or we will find them helping us. Amen? He stands for you with favor. Daniel 11, 1, 11, 13 now. Daniel spoke with the steward. See, kapag tayo may paninindigan, hindi ka tameme. Hindi po tayo pwedeng manahimik na lang sa mga bagay na dapat tayo sanang magsalita. Ang mali, sabihin nating mali yan. Okay? Ngayon, unti-unti na, ang mali ay pwede na rin. Hindi po. Daniel spoke with the steward. Please test us. This is now the wisdom of God. This is now the alternative. Ito po yung bunga ng pabor ng Diyos kay Daniel. Please test us for 10 days or on a diet of vegetables and water. Vegetables and water. At the end of the 10 days, siguro maganda rin to, no? Kung gusto nyo mag-diet, 10 days. Umpisahan nyo ng 10 days. At the end of the 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating hamburger, Burger King, okay? Who are eating the king's food. Then, kasi pagkain ng hari ito, kaya Chow King, Burger King, ano? Ano po? King B. Okay, puro pagkain ng king ito eh. Who are eating the king's food? Then, make your decision in light of what you see. Well, that's a bold challenge, no? Dapat po may matinding pananampalataya talaga pag nagsalita ka ng ganyan. Eh, paano kung lalo silang nakita nilang mga lupaypay sila at mga malalim ang mga mata at sila yung mga malnourished, ano po, after 10 days. But notice here, I believe ito po'y bunga ng kanyang matagal at malalim na pananampalataya at pagkakilala sa Diyos na kailanman hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kapag sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nasa panig nila. At kailanman hindi rin sila pababayaan o hahayaan na lang ng Panginoon. Siya ay kikilos at kikilos din. Okay? So 10 days. Daniel 1:15 now. At the end of 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So mas maganda, mas malusog, at mas maayos ang kanilang pangangatawan kumpara dun sa mga ibang kabataan na kumakain ng anumang mga king's food doon. Okay? Who ate the royal food. So what are we saying here? When you stand for God, He steps in to give you the victory. Hindi ka ipahihiya ng Diyos. Kaya lang, huwag nating sabihin, wala na akong choice eh. And because of that, I need to conform. No, you are different. Ang nananalaytay na buhay mo ay buhay na mula sa Diyos. Hindi ikaw talunan. Ikaw ay matagumpay na kay Kristo. Ikaw ay pinagaling na sa iyong karamdaman. Ikaw ay pinagpala na ng kanyang kabutihan, ng kanyang pabor sa bawat araw. Tutugunin niya ang lahat ng iyong pangangailangan. When you stand for God, He steps in to give you the victory. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na taliwas sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ano po? When you stand for God, you stand in faith. Don't trust people. Don't trust circumstances. You trust in the Lord. And hindi mo man nakikita, but He will step in. And He will give you the victory. Amen? At the end of 10 days, I challenge you, let's have a 10-day challenge, okay? Let's have a 10-day challenge. Ano po ang goal natin na dapat tayong manindigan? Gusto mo bang maging healthy? Let's have a 10-day challenge, okay? Pwede po ba yun? Then, amen. Diet tayo, diet. Okay, 10 days. Dapat dalawang beses lang ikaw kakain. At walang rice. Puro gulay, ano po? Yung iba hindi na maisip kung anong mangyayari sa buhay nila. Hindi po, ang pagtitiwala natin ay sa Panginoon pa rin. Okay? Mga kapatid, pagkain lang yan. Okay? Pagkain lang yan. Let's have a goal. 10-day challenge. Spiritually, 10 days, you read the scripture. Okay? 10 days, tapusin mo ang New Testament for 10 days. Bakit hindi?
let's have a 10-day challenge and see kung ano ang magiging bunga nito. At alam ko na kapag ito'y sa Panginoon, magiging maganda ang bunga rin ito. Amen? Pero huwag kayong gagawa na isang bagay, lalo na sa mga bagay na material o physical, huwag kayong gagawa ng anumang bagay na walang gabay at pangunguna ng banal na Spirit. You should be led by the Holy Spirit. Amen? And you will have the victory from Him. Daniel 1:17 now, God gave these four young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. Husay. And God gave Daniel special ability to interpret the meanings of visions and dreams. Why? Sila po'y nanindigan sa Panginoon, naging matapat. Sa gitna ng sila ay napunta sa ibang bayan. Nanatili silang matapat sa Panginoon. Which means, God, they have been faithful in whatever they have, and God gave them more. If you are faithful in little, God will give you much. Okay? If you are faithful in less, whatever you have will be taken away from you. God gave these four young men unusual aptitude, both aptitude and ability. Galing po sa Panginoon yon. Doon po yung bahagi ng pabor ng Diyos. Why? Dahil nakita ng Diyos na sila ay handang magpagamit sa Panginoon. Handa silang manindigan para sa Panginoon. Then even in Babylon, gagamitin sila ng Diyos to shine for the glory of His God. To be a testimony to the Babylonians, to the king specifically, na maipakilala nila ang Diyos na buhay kay Haring Nebuchadnezzar, which later on makita natin na tunay nga na kumilala si Nebuchadnezzar. Nakilala niya at nakita niya ang katotohanan ng Diyos ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ano po? And God gave them unusual aptitude, special ability. Amen. Daniel 1:19 now, the king talked with them and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. Now, look at this. Di po ba't pinalitan na sila ng pangalan? Shadrach, Meshach, and Abednego, Belteshazzar, si Daniel. But then we find here, when the king talked with them, he found none equal to whom? Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. What's the implication now? The implication is that there being found none equal to them, they were exalted above. Not because of what the Babylonians did to them. Hindi dahil sa anong kinain nila na pagkain ng hari, hindi dahil sa 3 years training nila, hindi rin to dahil sila ay mahusay sa kanilang sarili, hindi po. It was because of the favor of God. God gave them unusual aptitude. God gave them special ability. And mismo ang hari, he found none equal to. Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. These were their names as Israelites. These were their names given by their parents because of their parents' faith in God, in the God of Israel. So, they entered the king's service. Look at this. They did not conform to the Babylonian way of living, but they were able now to transform. Doon po sa king's service. Sa paglilingkod sa hari ng Babylon, hindi sila ang naimpluensyahan. Sila ang unti-unting nag-iimpluensya na ngayon sa hari at nagpapakilala sa ating Panginoon. Amen? When we honor God, He honors us before men. Huwag mo lang sabihin, wala akong choice. May choice ka, ate, kuya. May choice tayo. May choice tayo to honor Him. And one way of honoring Him, do not conform to the ways of this world. And when you stand firm in the Lord, He will honor you. He will exalt you. Amen?
nabanggit ko na po ito, if there is one who has been exalted and given the name that is above every name, walang iba po si Jesus. But before he was exalted, he honored God. He honored the will of God. He became obedient to death on the cross, right? And when Jesus honored the will of the Father by dying on the cross for our sins, he honored him, he exalted him, and given him the name that is above every name. Amen? Daniel 1:20 now, in every matter of wisdom and understanding, about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Ibang klase ito, mga kapatid, mga bata pa to. Mga millennials to, nadaig nila ang mga matatanda ng mga magicians, mga experienced enchanters in his whole kingdom. Because they did not concede at the very start, oo, nadaig ng Babylon ang Judah, pero hindi sila nag-give in. They did not yield, they did not surrender. They continued on in their faith and their relationship with Jesus. Even as they were in Babylon, they did not conform to the ways of the Babylonians. Even in food, sa kanilang pagkain, naging iba sila. And then hindi sila nag-compromise. Ano po? Nanatili silang matapat sa kanilang pananindigan, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang Panginoon. And what happened? He found them, the king himself. And this king doesn't know God. Pero ang hindi niya maipagkakaila ay mahuhusay ito. Times 10, mga kapatid. Para bang 100 na, times 10 pa. Ay, di ang grade nila ay 1,000. Ano po? He found them 10 times better than all the magicians and encounters. Let me say this to everyone. If you do not give in to the ways of the world, if you do not conform to the pattern of the world, do not compromise your faith in worldly ways, I believe God will make your life better. The world will make your life bitter, but the Lord will make your life better. I believe with all my heart, as you trust in the Lord, as you continue on, you persevere, you become bold as lions, your life will be better. It's just a matter of time. If you hold on boldly with the promises of God, I know things may not be good right now, but things will not just be good later. It will be even become better. Amen. So ito po yung mga bagay na gusto kong ihatid sa atin. Tayo manindigan, huwag kang ayaw, huwag kang bibitaw, manindigan tayo sa Panginoon. Mas maganda ang buhay natin kay Kristo kesa sa pamumuhay na nasa mundo. So what have we learned today when you become firm in your conviction? Number one, do not concede. Huwag kang ayaw, huwag kang bibitaw. Do not give in, do not yield, and do not surrender. Do not conform to the pattern. Huwag kang makiayon sa pamantayan o pamumuhay ng mundo. Iba ka, ate, kuya. Ikaw ay anak ng Diyos. And number three, do not compromise. Okay, huwag mong sasabihin wala kang choice. Hindi po. Huwag mong ibaba ang standard natin. Salip, manindigan tayo sa pananampalataya natin kay Kristo at ang Diyos ang magtataas sa atin. And your life will become 10 times better. Amen? Who assured this? It's not me. God assured this in His promises. Amen? Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong gabay, sa iyong panguna. Ay iyong pagkilos ang igawad sa amin upang anuman ang kinakaharap namin, kami po'y matututong maging matibay sa aming paniniwala at paninindigan kay Kristo Jesus. Hindi kami padadaig sa anumang tukso, anumang kalayawan na hatid ng mundo sa aming buhay, sa halip kami patuloy na magiging matapat at matatag sa aming pananampalataya at relasyon kay Kristo Jesus bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot na langin. Amen.